Paghandaan na natin ang pagdating ni Prinsipe Zardos. Aking magigiting na general. Ano ang ulat ninyo sa akin, Draco? Handa na ang ating armada upang sumalakay, kamahalan. Sandra! Wala akong inaasahang hahadlang sa atin, lalo na sa armada ng mga taga-Terra Earth. Zul! Handa na ang lahat, Prinsipe Zardos. Iniintay na lang namin ang utos nyo. Ang utos ko ay sakupin ang planetang Terra Earth. They're here. Captain, issue a planetary alert. The Buzanians have arrived. Aye, sir. Red alert! Sir, all stations report ready. Attention, all nations of the Earth Defense Forces. This is your Supreme Commander, General Robinson, speaking. We have confirmed that the large alien forces entered the Earth's atmosphere. All international sectors must immediately implement all defense protocols. May God save us all. Ginagawa na po ng buong mundo ang lahat to defend our planet. But we are no match to this invader, sir. Also, we are receiving a report. Nakakalat na raw po ang mga aliens all around the globe. Sir, there's fear and chaos everywhere. I'm afraid that these aliens might succeed in invading us kapag hindi pa natin ito napigilan. Wala na tayong pag-asa kung hindi ang last line of defense natin. Ang Vault is fine.
Central, return to base. Yes, sir. On the way. Ma, ano ho ba talaga nangyayari? Bakit ho nag-aalam yung buong ka? Baka naman on a need-to-know basis na naman to, ah. At least ako kasi, wala akong nanay na nag-work dito sa camp. Wala na kasi akong nanay. But them, they're your family. The least you could do is tell them what all this training is for. I guess there's no more reason for me to keep the truth from all of you. Observe. The world is under attack by an alien menace. And you, who saved the world, our world. So, totoo po yung sinabi niyo sa amin dati, Dr. Smith. Akala ko nga rin, no? Joke-joke lang yun eh. Sasagipin namin yung buong mundo from these aliens. So, ibig pong sabihin we're in the middle of an interplanetary war? Ma, totoo po talaga to. Yes, Steve. Ito ang dahilan kung bakit sinanay kayo. Kaya rin may Voltes robot kaming ginawa. Dahil matagal na naming alam na dadating ang mga alien invaders na to. So you better scoot up. Nakahanda na ang mga Volt machines para sa inyo. Go! Now! Aliens have arrived. They are vicious and heartless. They have caused major destruction all over the globe. You must defeat and destroy them. Nadadaig na ang lahat ng military forces ng buong mundo. Voltes team, you are the last line of defense. Sasakupin nila ang buong mundo kapag nangyari yun. And this will be the end of humankind. Hindi pwede mangyari ito. Gawin niyo lahat to save our planet! Everyone, to your battle stations! Anak, mag-iingat kayo, ha? Be good. Be brave. Be safe.
Yes, ma. Mark, Jamie, mag-iingat kayo. Little John. Ngayon, we're running out of time. Let's go. Mark, ikaw ang number two. Roger. Steve, sa'yo ang number one. Okay. Big Bert, number three. Okay, ma. Little John, number four. Roger. Jamie, five. Roger. Sa launch conveyors, ngayon din. Attention, all machines. Attention, both machines want to land. Smith, hindi pa ho namin kabisado yung controls dito. Pwede po bang give us like 5 minutes? The controls of that is similar to the flight simulator. Steve, ano ka ba? It's all just the same. Steve, take command. Mark, you take the second lead. Big Bird, you handle weaponry and armaments. Jamie, medical and communication. Little John, do what you do best. Engineering. Copy that, best friend. 7 6 5 4 3 2 1 Launch! Kabayo yan, Hun! God, Lord, guide us! Little John, are you okay? Okay lang naman. Para lang naman tong flight simulator ng Half-Life Falcon. Ha? Teka. Paano mo naman nalaman yun? Ako pa. Siyempre, hinak ko yan. Guys, nakikita niyo ba yung weapons list? Astig ng mga weapons! O, bazooka, chain knuckles! O, ultra-electromagnetic whip! Big Bird, did you just say whip? Yeah! Let's go get them aliens! Guys, guys, guys! Get your head in the game. What is the medical condition of the team? Captain Falcon reporting all 5 bio signs of all team members are okay. Dami nila. Wow. Wilin, anong wow? Team, kaya ba natin itong mga to? It's too late. Hindi na tayo makakaurong. Team, ano ba? Huwag kayo magpadala sa takot nyo. Alalahanin nyo sa atin umaasa ang buong mundo. Tama si Kuya. Wala nang urungan to. Let's go! Little John, please. Huwag ka muna makulit ngayon, ha? Susunod ka kay Kuya, okay? Yes, Kuya. Tsaka Mama, don't worry. Anong don't worry? Of course I'll worry. You don't have enough training. Mama, kayang-kaya ko to. Para lang tong video game. Anong video game? Oh my God. Thank you, baby.
Let's engage! Come in! Come in! Use your weapons. Most of the controls are voice activated. Walang kwenta nga ng mga sandata ng planetang ito. Hindi matatapos ang araw na to at masasakop na natin sila. Huwag muna tayo magdiwa. Hindi pa natin napapanalunan ng digmaan. Kalokohan, Draco. Wala silang panama sa ating armada. Kulang pa ang pagpapahirap nito. Gusto ko makitang magdusa ang lahat ng nasa planetang yan. Ilabas ang ating sandata. Ilabas si Doku Gaga! Gusto niyo bang malibang, Geoffrey? Panoorin ninyo kung paano mataranta ang mga taga-Terra sa pagsalakay natin. Sir, we are detecting an alien signature. First time natin makapick up ng ganitong signal. On screen! Alert! Aliens detected. Now in Philippine territory. Alert! Aliens detected. Sir, enemy classification. It's a Bosnian beast fighter. Send me the coordinates kung nasaan yung beast fighter na yan. Now! Yes, sir. Beast Fighter. Napakaganda ng tunog ng tawag nila sa ating alaga. Draco, tuloy mo ang pananak. Sasayang lamang sila ng higit pang mga buhay pagkat hindi nila mapupuksa ang ating sanda. Steve, three ships on your tail! Anong bahala, kuya? Frigate missile! Yes! Mr. John, watch out! Lander shurikens! Dito, John! Okay ka lang! Untikan lang, kuya! Thank you, Ate Jamie! You're welcome. Pwedeng gumalaw sa kapatid ko! Badger! Noko!
nag-aatrasa na sila. Sir, new energy signature detected. Computer identifies it as a Beast Fighter. Holstein, may nilabas na Beast Fighter ang mga Buzinian. Beast Fighter? What is that? Kaiju! Team! Commence attack now! Aerial bombs, away! Now's your better chance to bolt in. Bubuin po namin yung robot? Paano po yun, Doc? Voltes team, kailangan ninyong lumipad in a V formation. Steve, yung cruiser mo ang dapat nasa front and center. Mula ngayon, ito ang tatawagin ninyong V formation. Copy? Copy, ma. Team, let's V together. V formation now! Kita kayong red button sa tabi ng center console nyo. To activate the robot transformation, push that to start the vault-in sequence. Roger that. Let's vault in! Sandata, mga taga-Terra Erto. Kulang ang inyong pagsasaliksik. Sigurado namang hindi mananalo ang kanilang sandata kay Doku Gaga. Draco, umpisahan ang laban. Ayun din, Joffrey.
yan ang kampyo nila, katawa-tawa. Kung yan lang naman ang kampyo nila, eh siguradong tatalunin niya ng ating sandata. Ang nga ba tawag nila doon yung... yung ating Beast Fighter. Talagang nakakatuwa ang mga taga-Terra Earth. Draco, siguraduhin mong pahihirapan ni Tokugaga ang katawa-tawa nilang sandata. Masusunod, kamahalan. Ano yung sinasabi nilang Beast Fighter? Guys, get ready for trouble. Kaya ba natin siya? Itong una nating laban. Huwag kang mag-alala, Little John. We have trained for this, remember? Jamie, oo, tayo trained. Pero si Little John hindi. Lagot tayo kay Mama pag kami nangyaring masama sa kanya. Walang masamang mangyayari sa akin. Trust me, Kuya. Lasan niyo lang loob niyo. Tandaan niyo, sa atin nakasalalay ang buong mundo. Kaya kailangan natin manalo. Roger! Roger! Susunod sa Voltus 5 Legacy. Ang ministro na hinahangaan ninyong lahat ay nagmula sa lahi ng mga alipin! Hahanap ako ng mga bagong planeta na aking sasakupin at aangkinin. Pinapangako ko. Babalik ako para palayain ang mga alipin. Tulungan mo ako. Isa itong mensahe sa sinumang tumutulong at nagbabalak-umupok sa traidor kong pinsan. Sakupin ninyo ang planetang yan! Kailangan nating bumuo ng pantapat sa ultimate weapon ng Bozan, Najmi Imperium. Planetang Terra Erto, sandali na lamang at mararating na kita. Handa na ba kayong makita ito? Sir! Yes, sir! I would like to introduce to you, Voltus 5! Hey!
taong nakaraan sa Voltes 5 Legacy. Magiting at buong tapang hinarap ng Voltes 5 ang mga mananakop mula sa Busan. Na ang tanging hangad ay ang mapasailalim sa imperyo ng Busanya ang buong kalawakan. Dalawang pung taon ang nakalipas. Dito nagsisimula ang kwento ng mga bayaning handang lumaban para sa kalayaan. Isang kwento ng mga inaapi laban sa mga sakim na mga makapangyarihan. Einstein! Lumukon lang. Dispugas! Sino dito ang mga namasok at nagnakaw sa pamamahay ni Duke Samson? Mawalang galang na. Ngunit walang magnanakaw dito. Tancho Aita, sasagot ka pa, ha? Dak! Tigilan ang pananakit sa alipin. Pagpaumanhin, ministro. Pero hindi ka dapat magtitiwala sa salita ng mga walang sungay na yan. Baron Xander, kung nais mo pang magtagal sa iyong katungkulan, ay utusan mo ang iyong mga sundalo na tigilan na ang walang saysay na pagmamalupit sa mga alipin. Ministro. Pusintak. Ano, ministro? Pag-iusap, huwag kang lumuhod. Inaasahan namin na ikaw ang susunod na emperador dahil meron kang mabuting puso, lalo na sa mga kagaya namin. Napakabuti mo, ministro. Tusantak, mahal naming Maharlika. Nakita kong pinahiya ka ni Rodkar sa harap ng lahat. Azusa Bojil, kung ako ang tatanungin, ikaw ang karapat-dapat na takapagmana ng emperador. Dahil ikaw ang anak at hindi ang iyong pinsan. Alam mo, ipinaglaban mo dapat ang iyong karapatan. Para mabansagan akong taksil at maparusahan dahil hindi ko sinunod ang nais at gusto ng aking ama na kahit minsan ay hindi naman ako kinilala. Kung ang ministro ng agham ang magiging susunod na emperador, natitiyak kong bibigyan niya ng kalayaan ang lahat ng walang sungay. Zambojil, hindi dapat mangyari yon. Kaya ina, Baron Xander, tulungan ninyo ako na masira si Rodkar sa aking ama. Nang sa ganun ay hindi siya ang maging pinuno ng Busan na paglilingkuran nating lahat. Talagang kahanga-hanga itong bago mong disenyo para sa mga sasakyang pangkalawakan para sa Imperium, Minister Rodkar. Tusintak, Jomfrey, at pinaunlakan ninyo ako na maipakita ko sa inyo ang aking bagong disenyong makina. Ito ay tinatawag na ultra-electromagnetico. Sa ngayon, ito pa lamang sasakyan na ito ang may ganitong klaseng teknolohiya. Ngunit handa rin akong ibahagi ito sa buong Busan, maging sa ibang planeta na nangangailangan ng tulong sa teknolohiya para makatulong sa kanila.
Maayos talaga ang puso at utak mo, Baron Rothgar. Hindi ka lang matalinong ministro ng agham, mabuti ka rin nilalang na wagas ang puso. Pinalalaki niyo ang ulo ko at pinatataba ang aking puso, Emperatora. Seryoso ako sa sinasabi ko. Kung kaya't ikaw ang napili kong hahalili sa akin para sa trono ng Bosania. Ako, mahal ni John. Hindi ko yata matatanggap ang ibinibigay niyo sa akin. Makapagpasya na ako. Ikaw, Baron Rothgar, ang susunod na mamumuno sa Imperium ng Bosania. Baka nabibigla lang ho kayo. Paano anak ninyo? Ang aking pinsan na si Zambujil. Maiintindihan at tatanggapin ni Zambujil ang desisyon ko. Mahalaga na ang trono nitong Bosania ay mapunta sa kamay ng isang nilalang na may sapat na kaalaman at kakayahan para mapaunlad ang ating planeta at para na rin makatulong sa buong kalawakan. Dusentak, mahal na Jombre. Hindi ko kayo bibiguin. May inam kong ganun. Pwes, nais ko nang bumalik sa palasyo at napapagod na ako. Namatay ang iyong ama na hindi man lang tayo binigyan ng karapatan. Namatay siyang anak ka pa rin sa labas. At ako, hindi niya pinakasalon. Hindi ka ba nag-aalala? Ang kamatayan ng iyong ama ay nangangahulugan na ang pinsan mong si Rothgar ang kokoronahan bilang kahalili niya. Hindi mangyayari yan, mahal kong ina. Tinitiyak ko, bago mabasbasan si Rothgar, ako at hindi siya ang taktakang bagong emperador. Dahil may natuklasan akong lihim tungkol sa kanya mula sa matalik nilang kaibigan, sa manggagamot na si Baden. Bakit? Anong alam ng manggagamot na yon?
Sa inyong maharlika ng Busan, saksihan nyo ngayon lahat ang bagong simula sa ating planeta. Sa pamamagitan ng koronang itong pinagkakalob sa iyo, Lambusan Najmi Imperium, upang pamunuan ang Busan at ang lahat ng planeta na sasakupan ito sa buong kalawakan. Sa kapangyarihang pinagkakalob sa akin, pinagkakalob ko ito sa ating bagong emperador na si Rodgar. Itigil ang koronasyon! Walang karapatan na maging emperador ang isang traidor! Ginoo ba din? Bakit hindi mo ipagtapat sa lahat ang lihim ni Rodgar na ibinunyag mo sa akin? Rodgar, kung hindi ako nagsalita, aarestuhin nila at ikukulong nila ang buo kong pamilya. Patawad! Kancho Aita Sambojil! Ikaw ang traidor. Traidor? Ako? Tingnan natin siya ng traidor. Tingnan. Pangyo ko! General, ito ang patunay na matagal na tayong niloloko ni Rodgar. Ang ministro na hinahangaan ninyong lahat ay nagmula sa lahi ng mga alipin! Pabayaan niyo kami magpaliwanag! Manloloko ang inyong anak. Lahat kayo. Ang buong angkan ninyo, puro manloloko. Hindi. Ang dapat sa kanya, isama sa kauri niya. Sa mga alipin. Bago niyo siya ikulong, parusahan niyo muna siya. Hindi! Ikaw ang traidor ng Bosan! Jan! Jan, sino ba bagay? Sa lupa! Alipin! Huliin nyo! Ikulong nyo! Alipin! Zaya! Malaki rin ang kasalanan nila dahil sa kanilang pakikipagsambuatan kay Rodgar! Bitiwan mo ako! Rodgar! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Mabuhay ka, Sambojil! Ang tunay na karapat-dapat emperador ng Busan. Lieva, Emperador Sambojil.
Yeba! 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 Maligayang pagdating sa iyong bagong palasyo, kamahalan. Saan niyo dinala ang aking ina at asawa? Huwag mo na silang hanapin. Hindi mo na silang makikita pa pagkat habang buhay ka ng mapipiit sa isinumpang lugar na ito. Kayo na ang bahala sa ating huwad na Jomfre. Sambojil! Rodgar, simula ngayon, kamahalan ang itatawag mo sa akin. Alipin. Naawa ako si Rodgar. Alam kong nagtatanong ka sa mga sundalo kung anong nangyari sa iyong ina at kay Rosalia. Kung talagang pinahahalagahan mo ang pagiging magkadugo natin, hindi mo ipagkakait kung nasaan sila. Dinala sila sa hardin ng palasyo kaninang umaga. Kung saan sila pupugutan ng ulo dahil sa kanilang pakikipagsabwatan sa iyo. Wala na sila, Rodgar. Wala ka ng pamilya. Patay na sila. Patay na rin ang sanggol sa sinapupunan ng iyong asawa. Mag-isa ka na lang ngayon! Mukhang
Talagang naniwala siya nang sabihin mong patay na ang kanyang asawa at inyo. Kung alam niya lang. Vincent! Ba't niyo sila pinatigil? Patayin niyo na ako! Nang matapos na itong paghihirap ko! Bakit ko pagkakaita ng sarili kong makita kang nagdurusa? Matagal akong nagtiis. Pinanood na itinangi ka at pinili ng aking ama. Kulang pa ang lahat ng ito sa sama ng loob na naramdaman ko. Kaya habang buhay kang makukulong rito para maramdaman mo na busabos ka ikumpara sa akin. Mga alipin, makinig kayo. Napakalayo pa para maabot natin ang tagumpay. Lalo na't napagtanto ko na kulang pa ang ginagawa ko para sa Busenia. Dapat kong palakihin ang aking imperyum. Palawakin! Kaya mula ngayong araw na ito, ay gagawa kayo ng mas marami pang armas at mga sasakyang pangkalawakan. Hahanap ako ng mga bagong planeta na aking sasakupin at aangkinin. Mula sa planetang Brahmin, Tao Cetis, hanggang sa Glise, at sa mundo ng mga tao na kung tawagin nila ay Terra Ertu. Ang mga planetang hindi yuyuko sa aking kapangyarihan ay makakatikim ng bagsik at lakas ng aking pamumuno. Eva Bor Imperati! Zeus Ambujil! Eva! 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 Ministro. Tusentak. Hindi mo na siguro naaalala pero isa ako sa mga tinulungan at iniligtas mo noon. At kaya mo ay tinipon, hinuli rin kami at ipinadala rito. Sama-sama na tayong tatanda at mamamatay dito. Nakita namin ang tapang mo na tapatan si Emperador Zambujil. Nabuhayan kami. Nagpaplano kaming tumakas para labanan ng bagong emperador. Ngunit kakaunti lang kami dahil pinaghiwa-hiwala yung ibang mga alipin sa ibang minahan. Pero lalaban kami. Wala kayong laban sa kailang puwersa at mga armas. May mga armas kami, Pinuno. Pinuslit ito mula sa grupo ng mga rebelde ni Opgen at Pinunong Garth. Kung meron kayo nito, bakit hindi pa kayo nag-aklas? Kahit mag-aklas kami, saan kami pupunta? Hindi namin alam kung paano gamitin ang portalis. Tumaasa kami, punong ministro, na alam niyo kung paano ito gamitin.
Hindi ako papayag. Dahil ayoko mapahamak pa kayo. Kaya hahayaan mo na lang kanyang malupit na pamumuno. Hahayaan mo na lang kanyang ambisyon na sakupin ang iba pa mga planeta sa buong sangkalawakan? Ilan pa kayang buhay, pamilya o planeta ang wawasakin ng bagong emperador? Kung walang lalaban sa kanya. Kung sa ganun, kailangan nating makaalis gamit ang Portalis para makabalik tayo sa kapital ng Busan. Nandun din ang mga sasakyang pangkalawakan na gagamitin natin para lisanin ang Busenya. Nang sa ganun ay makatulong tayo at makahanap ng kakapi sa ibang planeta. Susunod sa Voltes 5 Legacy. Ikaw ang pag-asa ng himagsikang ito. Hindi ka pwedeng mamatay, kaya iwan mo na kami! Ano ang balita, Baron Sander? Sa kasamaang palad ay siya'y nakatakas. Pero huwag kayong mag-alala, hindi rin siya magtatagal at mamamatay siya sa kalawakan. Rosalia, Ina, ituro ninyo sa akin kung saan ako dapat magtungo. Kababata ako to eh! Kurt, kamusta? Steve, kamusta? I'm Mark. Mark Gordon. Pangahawakan ko ang pangako mo nin. Ihintayin ka namin.
shina mi wa soro ete yuko otagai wo shinji au kōrin no nakama maru de survive ni asuketai nochi tobu ze uchuu no hate made mo minna no egao mo sa Voltes 5 Legacy. Namatay ang iyong ama na hindi man lang tayo binigyan ng karapatan. Namatay siyang anak ka pa rin sa labas. At ako, hindi niya pinakasalo. Ang kamatayan ng iyong ama ay nangangahulugan na ang pinsan mong si Rothgar ang kokoronahan bilang kahalili niya. Bago mabaspasan si Rothgar, ako at hindi siya ang itaktakang bagong emperador. Sa kapangyarihang pinagkaloob sa akin, pinagkakaloob ko to sa ating bagong emperador na si Rothgar. Itigil ang koronasyon! Ang ministro na hinahanganin niyong lahat ay nagmula sa lahi ng mga alipin! Ang dapat sa kanya, isama sa kauri niya. Simula ngayon, kamahalan ang itatawag mo sa akin. Wala ka ng pamilya. Patay na sila. Kulang pa ang ginagawa ko para sa Busenia. Dapat kong palakihin ang aking imperyo. Kaya mula ngayong araw na ito, ay gagawa kayo ng mas marami pang armas at mga sasakyang pang kalawakan. Hahanap ako ng mga bagong planeta na aking sasakupin at aangkinin mula sa planetang Brahmin, Tao Setis, hanggang sa Glise at sa mundo ng mga tao na kung tawagin nila ay Terra Ertu. Nagpaplano kaming tumakas para labanan ng bagong emperador. Kailangan nating makaalis gamit ang portalis para makabalik tayo sa kapital ng Busan. Ng pangalawang pangkat! Magtungo na sa mga sasakyan! Ganda sa paglayag! Nung Rothgar, hindi na tayo mananalo. Kailangan mo na kaming iwan. Hindi, Magus. Magkasama tayong tatakas. Pakinig ka. Ikaw ang pag-asa ng himagsikang ito. Hindi ka pwedeng mamatay, kaya iwan mo na kami! Sh-
pinapangako ko. Babalik ako para palayain ang mga alipin. Sinusumpa ko. Ano ang balita, Baron Sandak? Sumuko na ang mga alipin na nag-aklas kamahalan. At si Rodgar? Sa kasamaang palad ay siya'y nakatakas. Huwag kayong mag-alala, hindi rin siya magtatagal at mamamatay siya sa kalawakan. Maaari nga siyang mamatay sa kalawakan. Ngunit maaari rin siyang mabuhay. Rosalia, Ina, ituro ninyo sa akin kung saan ako dapat magtungo. Kalat na ang balitang ipinagtanggol mo na naman daw ang mga alipin. Hindi ito magugustuhan ng ibang mga maharlika, mahal na ministro. Kaya ba gusto ninyong manahimik na lamang ako at wala na lang gawin? Laban sa kalupitang matagal lang nangyayari sa Bozan? Anak, matagal nang sanay ang mga alipin sa pagtrato sa kanila. Hindi mo na sila kailangan ipaglaban. At bakit hindi? Gayong katulad ko rin sila! Baka may makarinig sa'yo. Hindi ko na kailangan sabihin, Ina. Dahil ito ang katotohanan ko, hindi ba? Nawala akong sungay. Nagaling din ako sa lahi ng mga alipin, kagaya nila. Ibalik mo yan. Isuot mo yan uli bago pa may makakita. Pagod na akong magpanggap, Ina. Isipin mo kami, ministro. Kapag nalaman nila na huwadyang mga sungay mo, malalaman din nila na itinago namin ang totoo. Tiyak na parurusahan kami. Kaya isuot niyo uli yan. Rosalia.
magdasal yan, magpapaliwanag ko. Niloko mo ko. Kaya pala, napakabuti mo sa mga walang sungay. Dahil hindi ka totoong Maharlika. Tunay akong anak ng mga magulang ko, Rosalia. Totoo rin lahat ng pagkakakilala mo sa akin. Maliban dito. Nangyari na wala kang sungay. Kailan niyo pa tinago ang totoo? Mula nung isinilang ako. Kaya't ginawan ako ng sungay ng manggagamot. Huwad na sungay na isinuot ko hanggang sa aking pagtanda. Nang sa gayon ay hindi magiging alipin ang turing sa akin ng lahat. Hindi namin nais lokohin ng kahit sino. Ginawa namin to para pangalagaan namin ang asawa mo. Pero kung gusto mo kong iwanan, o kaya gusto mo akong isuplong, hindi kita pipigilan. Malaya kang makakaalis. Kailan na? Ay hindi ko maaari ipagkanulog ang lalaki na pinakamamahal ko. Nga. Call Coast Guard.
Hello, Coast Guard? Ekdan. Ekdan. Okay ka lang ba? Gertudohin. Guys, buhayin sa'yin. Ekdan. Hindi kita naiintindihan. Anong sinasabi mo? Nandiyan ba sa planetang yan si Rotgar? Wala raw siya dito, kamahalan. Pakawalan niyo ang mandirigma at patayin ang lahat ng nilalang na nakatira sa planetang yan. Patayin, kamahalan? Narinig mo ang sinabi ko. Isa itong mensahe sa sino mang tumutulong at nagbabalak-koop sa traidor kong pinsan. Sakupin ninyo ang planetang yan! Susunod. Delano, pakitawag si Doktora. Nagising na yata yung alien. Okay ka lang, ikaw lang mag-isa dito. Okay lang, ako bahala dito. Huwag kang babangon, humiga ka lang! Sinabi na huwag kang babangon! Oh my God! Bakit mo siya binaril? Ibaba mo yan! Ibaba mo! Wag. Hindi ako lalaban. Nagtatagalog siya? Kinausap niya rin ako sa Tagalog nung makita ko siya. Nakakaintindi kami ng anumang wika. Lalo na't ang pinagalingan kong planeta ay may mataas na talino at sibilisasyon. Fascinating. Sergeant, sunduin niyo kagad si General. Sabihin niyo, gising na ang bisita natin. Sige na! Ako na bahala dito! Sige, ma'am. Nasaktan ka ba? Nagalusan lang. Hindi ka tinatabla ng bala? Huwag kang mag-alala, ligtas ka dito. Ako nga pala si Mary Ann. Welcome to our planet Earth. Ano nga bang pangalan mo, Mr. Alien? Saan planeta ka galing? Mula ako sa Busan. Ang aking tahanan na ginawang mapaniil na imperyo ng aming sakim na imperator. At Mary Ann, pakinig ka. Meron silang ambisyon na sakupin ang buong kalawakan. Kasama na rin ang planeta ninyo. Siya si Dr. Richard Smith, isa sa mga leading experts pagdating sa alien studies and advanced robotics. Officer on deck! Richard? Oscar. Mary Ann? Colonel Oscar Robinson, the deputy commander of the new defense group. And, how do we call you? Rotgar. Rotgar. Mula sa Busan. Sit down. So, what's the current status? Our asset here
is really not of this world. The threat he speaks about could possibly be true. Kaya dapat walang makakalam na dito siya. At kailangan mo makakalam ang identity niya sa buong mundo. Rothgar, may gusto ka bang sabihin sa amin? Ngayong magkakakilala na tayo na, ay huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Dahil napansin ko na mahina ang inyong mga armas. Wala kayong laban sa Buzenia. Kaya't panahon na para bumuo tayo ng isang matibay na depensa na tutulong sa inyong mundo. It is in the Earth's best interest to join forces to prepare for the impending invasion. Susunod sa Voltes 5 Legacy. Makakabalik pa siya para iligtas tayo. Ano nga palang ipapangalan mo sa kanya? Zardos, baguhin natin yung pangalan mo para sa new identity mo. Ano ba sa tingin mo ang nababagay sa akin? Ned Armstrong. Ned Armstrong. Upang magawa nating labanan ng aming armada, kailangan nating bumuo ng pantapat sa ultimate weapon ng Bozan Najmi Imperium. And we will call it Voltes. Voltes 5. Mama, ano ba yung ginagawa nila? Ang robot na si Voltes 5. Magkasama tayong tatakas! Hindi ka pwedeng mamatay, kaya iwan mo na kami!
Pinapangako ko, babalik ako para palayain ang mga alipin. Sumuko na ang mga alipin na nag-aklas, Kamahalan. At si Rodgar? Sa kasamaang palad ay siya'y nakatakas. Ako nga pala si Mary Ann. Welcome to our planet Earth. Saan ang planeta ka galing? Mula ako sa Busan. Ang aking tahanan na ginawang mapaniil na imperyo ng aming sakim na emperador. Meron silang ambisyon na sakupin ang buong kalawakan. Kasama na rin ang planeta ninyo. Napansin ko na mahina ang inyong mga armas. Wala kayong laban sa Bosenia. Kaya't panahon na para bumuo tayo ng isang matibay na depensa na tutulong sa inyo. Di niya na yata makikilala pa ang kanyang ama. Rosalia, huwag kang magsalita ng ganyan. Hanggang hindi natin nakikita ang bangkay ng iyong asawa, ng aking anak, hindi natin masasabing patay na si Rodgar. Makakabalik pa siya para iligtas tayo. Oo, Apo. Hindi tayo pababayaan ng iyong ama. Ano nga palang ipapangalan mo sa kanya? Masaya ka ba, mahal ko? Mas masaya ako na makapaglilingkod ako sa Busan. At sinisiguro ko magandang kinabukasan ang harapin ng ating panganay na anak. Ang susunod na emperador ng Busan. Emperador na agad? Maaga pa ang aking pagbubuntis. Paano ka na kasi sigurong lalaki ang magiging anak natin? Sigurado ako. At pinaghandaan ko na ito. Ito ang pinakaunang sandata niya na gagamitin bilang punong tagapagligtas ng imperyo. Isang punyal na sasagisag ng ating pamilya. Ang kambal na kalapati. Kay gandang regalo to para sa ating magiging anak. Zardos. Zardos. Zardos ang ibig sabihin ay malakas. Bagay na bagay sa kanya ang pangalan. Sapagkat ang batang ito ang magiging lakas nating dalawa. Di ba, apo ko? Rosalia. Rosalia! Rosalia, huwag kang antukin! Rosalia, labanan mo yan! Rosalia! Rosalia! Kawawang apo ko! Iniwan na rin ang kanyang ina! Rosalia! Kung nabubuhay lang siguro yung asawa ko, nanganak na siya ngayon. Naniwala na siguro kami. I'm sorry. Wala ka nang magagawa kundi magsimula ulit. Buuin ulit yung sarili mo.
Kalimutan yung masakit mong nakaraan. Tama ka. Patay na si Rothgar. Ibang nilalang na ako. Ibang tao na taga rito sa mundo ninyo. Tama. Kaya dapat, baguhin natin yung pangalan mo para sa new identity mo. Ano nga bang gusto mong bagong pangalan? Ano ba sa tingin mo ang nababagay sa akin? Malakas ka. Hindi ka tinatamaan ng bala. Nakasurvive ka at nakarating ka dito sa planeta namin. So, your name should reflect that. Dapat din inspiring pakinggan. Strong. Arms. Armstrong. Tama. Ned Armstrong. Ned Armstrong. Pangalan ng namatay kong ama ang Ned. Pasensya ka na kung ipapagamit ko sa'yo, pero kung ayaw mo... Gusto ko. Magandang pangalan. Kaya magmula ngayon, ay yun na ang itatawag ninyo sa akin. Ned Armstrong. Kaya ngayong bago na ang pangalan mo, dapat baguhin na rin natin yung buhok mo. Kailangan mo nang magpagupit. Gusto kong makita ang aking pamangkin. Ano ang kanyang pangalan? Zardoz. Zardoz. Ang anak ng kanyang amang traidor. Ikaw ang tunay na traidor! Baka nakalimutan mong pumapatol ako sa matanda! Ina, kunin mo ang bata. Hindi. Hindi maaari. Huwag. Huwag niyong gawin ito. Huwag niyong kunin sa akin ang apo ko. Nakikiusap ako. Utap na loob. Huwag. Fadsa, huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na mauulila ka sa kanya. Upang magawa nating labanan ng aming armada, ay kailangan nating bumuo ng pantapat sa ultimate weapon ng Bozan Najmi Perry. Sa lengguwahe ninyo ay tawagin natin Beast Fighter. Ang Beast Fighters ay mga robots with artificial intelligence. Sila ay malakas, mabilis, ginawa sila para mas mapabilis wasakin ang sinumang kalaban ng aming planeta. Kailangan na nating gumawa ng sarili nating fighting robot. With what technology? Ned is a top scientist in Busan, and he knows the technology behind the Beast Fighters.
with our help, he can engineer our own version of the Beast Fighters. And where do you plan to build this robot? An island would be ideal. Isang isla kung saan gagawa tayo ng kampo. At doon natin itetest at ide-develop ang mga gagawin natin panlaban sa mga Bosaids. And I know a perfect place. Lieutenant? Falcon Island. Ito ang ating magiging technical plans para sa ating ultra-electromagnetic volt-in fighting machine. We will call it Voltes. Voltes 5. Voltes 5? Dahil sa limang sasakyang pandigma na bumubuo sa robot. Limang sasakyan ito na kapag ka nag-combine o nag-vault-in ay makakabuo ng isang malaking fighting robot na siyang magliligtas sa planetang Earth. Voltes 5 robot. Ang galing ng idea mo. Inspired kasi ako sa'yo. Inspired ako sa mga taong gaya mo na handang ipaglaban ang kanilang mundo. Yun naman talaga yung dahilan kung bakit gusto ko yung tulungan mga taong gaya ni Dr. Smith, Sir Robinson, lahat ng mga tao dito. Ipapangalan natin sa anak natin, mahal. Steve N. Isang mabuting pinuno sa salita namin. Steve N. Steven o Steve? Yes. Steve. Gusto mo ba siyang hawakan ni Ed? Steve, ipinapangako po sa inyo ng mama mo na walang mangyayaring masama sa inyo. Sisiguraduhin ko na hindi mangyayari sa inyo yung sinapit ng mga mahal ko, no? Wala nang masasaktan sa pamilya ko. Thank you.
ginagawa nila? Ang robot na si Voltes 5. Wow! Kuya, tignan mo ang taas niya. Oo nga. Lieutenant Sumera, nakita niyo ba si Dr. Armstrong? Kasama niya si Dr. Smith at si Colonel Robinson. Sige, salamat. Halika na mga anak. Well, Ned, your ship is finally fixed. Saan pa natin gagamitin ang spaceship na yan? Ito ang gagamitin ko para makabalik ako sa aking pinagmulan. May mga pangako pa akong kailangan ito pa rin. Anong sinabi mo, Ned? Leia. Kailan mo pinaplanong sabihin sa akin ang mga binibalak mo? Kapag nasa ere ka na? Kapag nakaalis ka na? Apa, aalis ka po? Iwan mo pa kami? Saan ka po pupunta, Papa? Papa, huwag ka pong aalis. Huwag mo kaming iiwan ni Mama. Steve, Bert, hindi pa ako aalis. Hindi pa sa ngayon. Hihintayin ko muna ng mga anak ang Mama mo. Para makita ko muna ang kapatid ninyo. Pero sa ngayon, kailangan namin mag-usap ng Mama mo, kaya iwan niyo muna kami sa dali, ha? Papa, pwede ho bang tina na lang namin yung robot na ginagawa sa kabilang hall? Sige. Go. I'm sorry, Marianne. Pero kailangan ko talagang balikan ng mga kasama ko. Inaalala ko ang mga alipin na hanggang ngayon ay kinigipit at pinahihirapan. Ano ang planet Earth? Ginagawa na ang lahat ng defense systems na. Inaayos na rin ang mga safeguards. Magkausap na kami ni Richard at ni Oscar. Paano kami ng mga anak mo? Marianne, mahal kita. Mahal ko kayo ng mga anak ko. Babalik ako. Mine, ayoko, natatakot ako. Baka may mangyaring masama sa'yo. Hindi ka aalis, dito ka lang sa amin. Marianne, walang mangyayaring masama sa akin. Pinapangako ko sa'yo, babalik ako sa'yo. At sa mga anak natin, magiging buo tayo ulit. Ayoko na tuloy, mga anak. Kasi aalis ka na. Susunod sa Voltes 5 Legacy. Nais ipakita ni Prinsipe Zardos ang nakuha niyang medalya sa kanyang paaralan. Huwag mong tularan ang iyong ama. Hindi ko siya ama. Isa siyang taksil sa buong Bozan. Mahal kita, Merlinan. Mahal ko kayo ng mga anak natin. Kaya bitawan mo yan! Bitawan mo! Kayo ang may initiative maging part ng EDM Special Program. May isang armas at niyatago ang Camp Big Falcon. Nandiyan siya. Handa na ba kayong makita ito? Sir! Yes, sir! I would like to introduce to you
Voltes 5! Pangalan mo sa kanya? Zardos. Bagay na bagay sa kanya ang pangalan. Rosana, labanan mo yan! Patay na si Rothgar. Ibang nilalang na ako. Baguhin natin yung pangalan mo. Ano ba sa tingin mo ang nababagay sa akin? Ned Armstrong. Gusto kong makita ang aking pamangkin. Kunin mo ang bata. Hindi maaari. Huwag niyong gawin ito. Huh? Upang magawa nating labanan ng aming armada, kailangan nating bumuo ng pantapat sa ultimate weapon ng Bozan Najmi Imperium. Kailangan na nating gumawa ng sarili nating fighting robot. We will call it Voltes. Voltes 5. Na siyang magliligtas sa planetang Earth. Ipinapangako ko sa inyo ng mama mo. Sisiguraduhin ko na hindi mangyayari sa inyo yung sinapit ng mga mahal ko noon. Wala nang masasaktan sa pamilya ko. Ito ang gagamitin ko para makabalik ako sa aking pinagmulan. May mga pangako pa akong kailangan ito pa rin. Anong sinabi mo, Ned? Papa, huwag ka pong aalis. Huwag mo kaming iiwan ni Mama. I'm sorry, Marian. Paano kami ng mga anak mo? Babalik ako sa'yo. Sa mga anak natin, magiging buo tayo ulit. Mahal na Jomfre, Contessa, nais ipakita ni Prinsipe Zardos ang nakuha niyang medalya sa kanyang paaralan dahil nakamit niya ang pinakamataas na karangalan mula doon dahil sa kanyang katalinuhan. Inaalay ko sa iyo ang medalyang ito, Emperati. Hindi ako nagkamali na kinukop kita, Zardos. Ikinararangal kita. Tusentak, Emperati. Simula ngayon ay huwag mo na akong yakapin. Kahinaan yan. Ano mang emosyon kagaya ng pagmamahal, lungkot at pag-iyak ay makakasira sa iyo. Ihusto mo ang iyong sarili at huwag mong tularan ang iyong ama. Hindi ko siya ama. Isa siyang taksil sa buong Bozan.
Marami siyang kasinungalingang ginawa sa mga Maharlika. At ang mga alipin, niloko niya. Sige na, bumalik ka na sa iyong pag-aaral. Mabuti at nabibilog mo na ang ulo ni Sardos laban sa kanyang ama. Balang araw, mapapakinabangan natin siya. Steve, Bert, huwag kayong mag-aaway magkakapatid. Magpapakabait kayo palagi. At lagi niyong aalagaan ang inyong bunsong kapatid. Maging masunurin palagi sa inyong mama. Ha? Saan po ba talaga kayo pupunta, Papa? Huwag ka nang umalis. Ayoko rin naman talagang umalis, anak. Ngunit meron ako mga pangakong kailangan to pa rin. Mga taong kailangan balikan at tulungan. Sino po pa sila, Papa? Kasama na lang po kami. Hindi pwede, Bert. Hindi kayo pwede doon sa pupuntahan ko. Saan po ba talaga kayo pupunta, Papa? Steve, anak, huwag na masyadong maraming tanong. I-kiss at i-hug nyo na lang ang Papa nyo dahil kailangan na niyang umalis. Yun. Nakanda na lahat. And we have to go. Ikaw lang bahala sa pamilya ko, Richard. Alagaan mo sila. At kung sakasakaling hindi ako makabalik agad, itrain mo sila. Nang sa gayon ay kaya nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Pati ang nanay nila. It's a promise. And the whole world. Mahal kita, Mary Ann. Mahal ko kayo ng mga anak natin. Pangahawakan ko ang pangakunin. Ihintayin ka namin. Huwag na huwag mo rin kalilimutang mahal na mahal kita. Doctor? Your escorts are ready. Lieutenant Sumera, I ask General Robinson to assign you to watch over my family. Makakaasa ka. Thank you.
sorry, I arrived late. Hindi ako nakapagpaalam sa buhay niya. He's a good guy. I just hope na makarating siya ng safe sa destination niya. Ang nabanggit sa akin ni Ned, it will take about 7 to 8 years para makarating siya sa planeta nila. Kung hindi maglulokong spacecraft. Meron nga siyang ginagawa na warp drive engine. Sayang lang, hindi natapos bago siya malis. How's the progress of the Camping Falcon? Well, so far we're still on schedule. Nagsisente si Mama dito, ah. Naisip niyo po ba si Papa? Sana hindi na lang ako pumayag na umalis siya noon. Kasi sana hanggang ngayon kasama pa rin natin ang Papa niyo. Oo nga, Ma. Sana nakilala ko man lang po ang Papa ko. Nga muna natin pag-usapan si Papa, eh. Naiiyak na ako. Bakit naman ang lungkot ng usapan natin? Eh, ang ganda-ganda ng weather, so dapat happy tayo. So, smile! Mama, smile! Woo! Camping Falcon! Hi, ladies! Ito, kabago-bago nito, nagpapakit agad sa iba. Eh bakit naman hindi? Meron yata tayo special privilege ang Armstrong Brothers dito sa camp mo. Well, totoo din naman yun, kundi dahil kila Mama and Papa wala tong CBF. Excuse me? No, excuse me. It's excuse me, sir. Makakadit lang kayo dito, di ba? Bro, easy ka lang, ha? Isa lang. I'm not your bro. Tarinig ko yung pinag-uusapan yung magkapatid kanina. Bakit? Ano sa tingin nyo? Makapainsipi kayo dito? Teka. Sir? Eh bakit ba nakikinig ko sa usapan namin? Oo nga. Private conversation namin yun, ah. Attention! May problema ba dito? Wala ho, sir. Specialist, ikaw? None, sir. Masyadong riding hat, apable. Mga bagong dating lang itong mga recruits na to. Huwag naman natin silang i-terrorize this early. Carry on. Buti nga. Hey. Kayong dalawa. Magpa-low profile naman kayo. Hindi matutuwa mga magulang nyo kung magpapabida kayo. Understood? Yes, Master Chief. Sorry. Oh! Ikaw kasi! Ito ko! Uy! Kapabata ako to eh! Kamusta? Henry! Long time, ah! Long time! Steve, kamusta? Dave! Hi, Ray! Dave! Ava, si Jamie nga pala, childhood friend namin. Hi, Jamie! Okay. Let's go, babe? Let's go. Bro, sarap siguro maging PK dito sa camp. PK? PK! Privileged kids. Bro, Tomas nga pala. I'm Mark. Mark. Mark Gordon. Nice to meet you, pare.
Tol, nandiyan yung privilege kids, oh. Talagang naupo pa sa mga bench. Mga epans. Ebert, tingnan mo. Hindi naman lang. Sigurado kung ano-ano na naman iniisip ng mga yun. Ang pansinin, kuya. Hayaan mo na sila, Mark. Tol, dyan, alam ko ikaw to. Ikaw lang ang pwede makaimbento ng ganito klaseng insekto. Anong, pakikichismis ka na naman, oh. Ako, hindi pwede. Bye! Yung drone ko! No! Uy, Bert, tingin ka. Si Little John, ayan na, tamin na. Next match up, Sanchez and Robinson. On the mat! Go, Jamie! What's that? Handa! Ugay! Laban! Go, Jamie! First round, Sanchez. Final round, handa. Ugay. Laban. Go, JP. Final round! Robinson! Kick! You okay? Yes, babe. Sure? Yes. Grando ka, you're so sweet. Jeez. May sinasabi ka, Jamie? Ha? Ah! Sabi ko sorry, nasaktan ba kita? Sorry, ah. Jeez. Galing mo. Dala na sa may corner. Nandito pa ang papa ninyo, hilig namin silipin ang space. Naalala ko nga yun, ma. Tuwing lalabas ako, nakikita ko si papa nakatingin sa space, sa stars. Nasaan ho ba talaga nagpunta si papa? Hindi ba sinagot ko na yan dati pa? Ma, imposible kung sa ibang bansa.
Nalala ko ho, sakay siya ng isang spaceship. Airplane? Mas spaceship. So, yung sabihin sa buwan, stars, sa ibang planeta. Ano ba talaga siya nagpunta? If yes, ma, anong gagawin niya doon? Bakit hindi pa ho siya nakakabalik ngayon? Masyado ka maraming tinatanong. Ma, malaki na ho kasi ako eh. May sarili na ho akong isip. Palagi ko hong tinatanong sa sarili ko, nasaan ho ang tatay ko? Hindi ba gusto mo maging sundalo para sa planeta Earth? Bilang sundalo, alam mo na may mga bagay, mga mission na hindi dapat pag-usapan at sabihin. Kaya wag na natin pag-usapan to. Halika na, matulog na tayo. Okay. Good night, ma. Based sa report na nabasa ko, kayo ang may initiative maging part ng EDM, Special Program. It's very good. Pero hindi lang ganoon ang mga katangian na hinahanap ng Camp Big Falcon para maging membro ng Earth Defense Team. Kailangan wala kayong takot. At handa kayong ibuwis ang inyong buhay para ipaglaban ang ating mundo sa mabigat na threat. Excuse me, Doc. Threat ho na gaya ng? Like mga terrorists mo ba, Doc? Mas mahigit pa doon. For example, aliens. Akala niyo ba nagbibiro ako? Dok. Halimbawa man kung seryoso kayo. Kami ho talaga ang lalaban niyo sa mga alien. Tsaka ano naman ho yung panlaban namin dun? May isang armas at niyatago ang Camp Big Falcon. Nandiyan siya sa loob ng chamber na yan. Ito ay isang armas na dinevelop, ginawa ng matagal na panahon para makasiguro na meron tayong malakas na sandata dito sa mundo nito. Ano, candidates? Handa na ba kayong makita ito? Sir! Yes, sir! Kuya, naiisip ko ba yun sa utak ko? Oo na ba yun? Bata pa tayo nung huli kong nakita yun eh. Malamang buo na yun. Ikwento lang to sa akin ng dad ko before, pero hindi ko akalain na totoo ba na to. I would like to introduce to you Voltes 5! Voltes 5 Legacy.
May nasagap kasi tayo sa ating radar na isang sasakyang himpapawid na nakapasok sa ating planeta. Baka isa itong kaaway na nagbabalik. Sino kang tayo kat nang gugulo ka dito sa Kapitolyo ng Busan? Kami ho ni Big Bird, wala ho kaming sugat, wala kaming galos. Si Kuya Big Bird din, bakit ang lakas-lakas niya po kumain? Uy, not helping ha? Why are we so different? May plano kami nila Ali na pumunta ng mainland this coming Saturday. G? Well, tara. Ayaw nila sa akin at ayoko din sa kanila. Akala mo hindi ko napapansin yung mga simpleng sulyap mo kay Jamie, ha? It means the universe has something bigger in store for them. Meron silang destiny na kailangan i-fulfill. You could say it was written in the stars. Handa na akong sakupin ang planetang Tererto para sa Busan ng Imperium!